Kanyang, sino ba yan? Ang Wise SS. Ethan. Ni Ethan Green 619. I guess this is it okay, na. Okay, hindi pala si Ethan. Si Elusive pa lang. Si Elusive ngayon ang magiging core. Si Elusive, nagpalit ng role. Mukhang ano to talaga, ano, kailangan maging flexible talaga nila oh, para mat... Napaka-flexible dito ng Rodriguez, habang sa Taytay naman, si Chang. Suneb ang gagamit ng Chango. Chango, mukhang nagkamali tayo doon konti-konti, pero nakita lang si Hylos. Hylos. Okay, so pwede na to. Side lane. Side lane Hylos and Uranus. Mabilis din mag-clear dito ang ano, ang Hylos. Dahil sa 7th kill niya. Andito na nga, papakilala namin sa inyo, sa side ng Taytay, Suneb dito para sa Chango. Forget sa kanyang Uranus gem naman para sa kanyang Brody, Vladimir sa Alpha, and Coco sa kanyang Hylos. And for the URS Rodriguez, Digital Assassins, Renz gagamit ang kanyang Alice, Panic gagamit ang kanyang Esmeralda, Tron is 4, is Johan, and Ethan Green 619 para sa kanyang Selena, and Elusive ang magdadala ng bubuhat na Sim YSSS. So ito, tamang ano na sila, respetuhan lang sila sa isa't isa. Pero walang respeto talaga ang isang Tron. Talagang pasok kung pasok. Kinukuha yung buff nito ni ano, ni Brody. Ni Brody, as we can see. Pero mukhang... ano, malalaman din niya. Medyo palado nito si Tron. So... Pero tingnan mo na kuha. Hindi na. Wala nang ano, wala nang orange buff dito. Pero mukhang mapapasama siya dito. Mukhang maiistan to. Pero tamang flicker out lang. Tama lang yung ginawa niya. Kasi pag siya na-stun nun, talagang patay yun. Napakagaling mang gulo na ito ni Tron. Turon is the new manggogolo, hindi na si Bino. Mukhang binang talaga nila dito yung ano, Kufra. Mukhang nalaman nila kung paano gumalaw ang isang Coco na Kufra. Kokofra. Pero tamang... Dito. Ano nangyari doon? Hindi ko na alam eh. Bakit tumapon yun bigla para ang layo ni Turon doon ah? Oo nga eh. Pero actually kasi nakuha niya. Nag-flicker yata si Turon din. Nakuha niya ata yun, nakuha niya yung crab and fork. Napatay na ang lalakad, well. Pero ito, kuha muna ako ng 2 bags. Ayun na, level 4 na dito. Si Kuya mo elusive. Habang dito, si Jem, si level 3 pa lang. 10 seconds before the turtle is up. And now we have 5 seconds. Mukhang isi-secure na to ni Toron. Mukhang po, position na. Sana all magaling pumisisyon. Pero as we can see on the bottom lane, tamang bakbakan lang talaga yung dalawa doon. Alpha. Alpha is ni-revamp yan, ha? Ni-revamp yan, no? For your in FYI. For your FYI. For your FYI, narevamp po ang isang alpha. Pinakate, pinalakas, at merong mga additional skills. Additional effects. At hindi lang effects yon kundi may damage din. At ito na nga, sa turtle set, nagkakawal na, pero hindi, chill lang tayo. Dahil chill lang ang ating mga players, pero medyo kalahati na dito ang buhay ng turtle. At mukhang si Jem, mukhang ka-secure. Pero, nawala dito si Coco para lang ma-secure ang turtle ni Jem. Kita nyo yun, ayun ang bagong skill or bagong pina-enhance sa skill ni Alpha na tumatalon-talon, may CC na siya. Bagong new enhance. Bagong new enhance na pina-enhance. Pero as we can see talaga sa top, tower, sa top. I-forget nyo no. Sa aming pang-google lang. Wala siyang pakialam kung ano. Pero wala na siyang mana dun ha, pwede na siyang mag-block dun. Paalala pero bumabalik, bumabalik yung mana. Naglalakad. Ayun na dito. The Falling Star, pero tamang pang gugulo lang din kasi ito si Forget eh. Never forget the Forget. Kasi makikita natin pero daw pinitas na ang isang Alpha na revamp ka pero walang revamp sa dalawa. Pero ito na nga, Clock of Destiny. Dahil sa akin na yun, nakuha dito ni Ren para sa kanyang Alice habang Suneb dito. Tamang bubud lang ng mga Magical Stars. Tamang ito, si Coco kuha lang ng kanyang warrior boots para medyo kumunat-kunat pa siya at makapag-sustain. Kunachi na siya. Ipo, kunachi. Ipo, kunachi. Dito si Kuya mo, Coco. Mukhang ito, tamang ikot-ikot lang pero tinamaan ng isang Coco, tinamaan. Coco, tinamaan pero nilabas na ang kanyang rampa. Ang pang-rampa. Nilabas na yung red carpet. And the Mountain Shocker 4. Elusive. Tamang, bigay na ng vision. Baka mamaya kasi mapasama sila. Oo, delikado. Maikutin sila doon. Mukhang ito, napakarami ng nanonood. 65 viewers. 65 viewers. Shoutout sa 65 viewers natin. Napakarami. All I need is 2 followers. Pwede na kayo mag-send ng stars. Yeah. No, 15 days yung para sa ano, community standard. Oo. So, ito na nga.
Yung dalawa dito, si Toron, at saka si Renz, laging nasa baba. Lagi sila nagbabakbakan. Inaabangan nila dito si Vladimir. Pero kita natin sa pool ang isang Vladimir. Sa pool nga. Pero tingin mo tawag, kita mo yung sisi na bago ngayon ng Alpha. May jump, oo, may jump lang nga itong Alpha. Pero hindi yan sapat para. Makakagulat. Alam ka agad ng player, no? Alam na agad nila. Nerview kasi, pero Turtle is up. Tay-tay dito, mukhang sisimulan na, nasa tamang position sila dahil nandito. Si Panic nasa taas, itong si Elusive is nasa baba pa, so secure na secure dito. Nang Taytay ang pangalawang turtle. Pangalawang turtle na nakukuha ng ano yan, gem ni Taytay yan. Talagang napakaangas ng isang brody dito. Kaya makikita mo kahit may dalawang kills dito, itong Rodriguez is sabla pa rin yung gold. Kita mo yon, lumili ko, nag-u-turn. Pero sa puno, hindi pala, di umabot. Masyado. Ito na po ating mga bias na shoutcaster. Ang aking ato, napaka-bias. Sino-sino ang naanuhan. Pero makita natin, may talisman na ito. Masusustain na ang kanyang mana for the falling star moon. Kasi napakalakas ang kasumain ng mana ng isang ano. Isang Sirina. Sirina. Esmeralda. Dito ang Glenn dito, hindi tumama ang pana. Masyado yata nag-overcommit, mag-overstay dito. Ang Rodriguez, hindi pa rin napapatay si Forget. Habang dito na sila Coco at si Jem. May fight na magaganap tumamaan si Coco. Pero tamang disengage na lang din itong Rodriguez. Kasi ang balak talaga din nun is hindi lang mapitas. Mapitas din si Uranus, oh. Pero ang ginawa nila is objective push na lang. Push na lang tayo. Pero tama yung ginagawa nila, 4-man rotation. Oh. 4-man rotation. Napakaganda nito for the side of Rodriguez. Tama. Pero kailangan to sabayan ng URS Taytay para makasabay din sa pacing ng URS Rodriguez. Kaya ito, YSS ni Elusive at Brody dito ni Jem, medyo hindi pa, wala pang bawas. Dama na papatay, hindi ka nakakapatay. Ang nakakapatay ng side lane. Side lane lamang. Pero kung mapapansin mo, talagang ang ganda ng laban sa ating mga side lane natin. Grabe. Side Alpha, lane. Uranus. Grabe. Alpha, Alice, Parehas A, Uranus, Esmeralda, Parehas, ano? Grabe, agawan pare. Agawan ng buhay. Agawan talaga ng buhay, pare. Agawan ng buhay, pare. Pero I think kailangan lang buuin dito ng isang Forget. Yung Forget is Holy Crystal. Holy Crystal. No, ano yan? Kailangan niya Athena Shield laban kay Esmeralda. Oo, tama. Kasi yan yung sustain magic damage. Tandaan po natin, may bago tayong mga item. Oo, meron nga. Meron tayong Thieves Blade. Jungle Boots. Bago tayong Jungle Boots. At malalaman natin, kita natin, bago na rin itsura na Jack Calamity Reaper. Napakahirap para sa side ng Shoutcaster dahil nilutaroon tayo ng in-game na update. Pero kita na bang kayong Shackle by Elusive, pero baka nakita natin kung hindi napasok. Nice 1v1 trade, pero dito Suneb, tamang bitaw lang ng Betchin, pero wala, patay kitang, dito. Kitang-kita mo yon ang isang pana ng isang Selena, pero mukhang Elusive will go down. Elusive will go down nga. Kitang Green 619, tumama ba? Kita mo rin yon. Nice trade dito. Nice trade, pero makita na, hindi to may go-go ng si isang Si Suneb na tira. Last man standing, hardest working. Hardest working. I just want to go somewhere. Hardest working man in Taytay. Hardest working by Tay. As you can see talaga ito. Knowing na Taytay ang textile capital ata. I know. I don't know. Alam ko sila yung ano, producer ng ano. Ng mga tela. Oo. Magpapatahi tayo ng Jerry. Pero ito, ang turtle hindi pa din gumagalaw. Pero makikita natin dito si Turon, ninanais na naman tumihi sa Taytay. Mukhang nang gugulo na naman. Oo, si Turon talaga eh, no? Turon, kita mo, umaamba-amba. Merienda talaga. Turon, makunat ka pa ba? Makahapon ka pa, hanggang ngayon pa ba? Alam mga kaibigan, dahil medyo mainit. Medyo mainit, buksan natin ang aircon. Pero kita natin kung paano tamaan ng isang Selena ang isang Chang'e, and Chang'e is down. Mukhang takbo lang si Turon. Ang ganda talaga na pinapakita ni Turon. Tamang pasok pa, tamang labas, pero mukhang Vladimir is down and Jem Sunem is down. Mukhang maubos nga dito ang side ng Taytay. So hindi pa nagagalaw ito ang Turtle. Pero Forget, nakipag 1v1 sa dalawa. Sinong matitira? Maniac dito for the side! Elusive!
Elusive, grabe ang pinapakita dito. Grabe din sumisip si Elusive doon. Hindi, sumisip talaga binasic. Normalin, kung normalin talaga ang laban. As we can see, talagang sumaside din lang ang isang Esmeralda para may secure at magkaroon ng punish. Tama, tama. At talagang ito si Ethan Green 6 pa nang kuhala ko ng buff para walang buff ang isang ano. Grabe dito si ano, nang natira dito si ano, si Forget. Medyo nahirap-hirapan din dito si Elusive tsaka si Ethan Green eh. So tingin ko mag-grow na as a player the rest and meron siyang winter transfer pero mukhang tatama ba ang kanyang panak? Kulang na kulang. Hindi umabot. Kulang na kulang. Kitang-kita natin kung sino lamang pero bakit nga ba lamang makikita natin ang ating mga items. So dito, Necklace of Durance para kay Ethan Green. Lalaman natin bakit nga ba napakakate na nang isang YSS pero naka-BOD na kasi pero nagkakaroon tayo ng teamfight sa mid. Now Gem is down. At si Vladimir ni Nanais pumasok. Turon na naman. Dito napapatakbo si Renz. Pero pumasok ako si Renz. Ito na. Coco, nag-rose play si Renz. Coco, mapapatakbo. Pero buhay pa ba si Renz? Huwag magbibigyan si Renz. Vladimir, dito mukhang mabibigyan. Then ni Panic. Pero si Panic ang nabigyan ni Forget. Pakikita na. Kaya nabuhay si Renz kasi nag-rose siya as a player. Pero mukhang kulang na kulang talaga ang kanya. Double kill para ni Forget. Dito at makatakbo pa nga si Vladimir. Tatlong nawala sa side ng URS Rodriguez. Ito na ang gante ng ape. Mukhang babawi kami kung kami na maniac. Pero makita hindi tumama. Ang oo, kanyang panas. Bumawi nga doon yung URS Titan. At yan na ang kanilang punish for the middle lane. Nakuha pa ng mid lane turret. Nakuha pa ng mid lane. Mukhang ito well, hindi pinapansin ng isang lord. At ito na, Oracle dito, para kay Forget na sustain. Ito na, nilabas na talaga ang naglalakad na well. Ito ang dapat sabihan ng hook sa pool. Kumana, pero wala rin damage. Wala rin damage. Naglalakad na well yan eh. Naglalakad na well, napakadaya niyan. Pero ang lima yun, patay yan. walang well sa lima. Pero ito na nga, tay-tay dito. Looking for initiation sa turtle side of the map. Habang dito, I mean Lord. Turon, dito naka-injector kay Coco, pero mapunod, tumakasak, walang death. Pero huli! Huli ang isang alpha, pero tamang poke-poke lang talaga, poke-poke lang so, yan. So, ano pala? Ang alpha pala dito is nag-siding pala. Nag-siding niya katapat ang isang Alice. Oo. Akala ko kanina yung gagamitin niya naman eh, pero eh. Tingin ko, nakakuha to anti-kira sa ata yan. Nag-case of garant naman dito, para kay Sunig. Ito na, si Elusive. Sinisimulan ulit itong Lord. As we can see, tamang zone out lang ang isang Alice. Pero ito napakaangat ng Lord. Mukhang assist by Lord to. Mukhang... Injector na naman by Simon. This is just a fake Lord. Nabigyan si dito si Vladimir. Nabigyan na nga. Habang dito si Gem mukhang mamamatay din. Nag-draw sa player dito si Ren. Pero wala siyang mana. Forget dito. Binataliguran si Elusive. Pero nakatakbo si Elusive dito. Habang dito si Panic na ipag... Tsutsaka lang dito! Ki-forget! Nakipag-gat-gatan lamang siya doon pero nakita natin fake lord lang yun talaga. Nerd lang, fake lord lang ang naganap doon para magkaroon ng teamfight pero sinubukan nilang i-turn down ng isa't isa pero... Habang si Elusive dito, nakuha na ng Demon Hunter Sword. Vladimir lang ang tumaob. Vladimir nga lang ang tumaob sa laban na yun. Pero ngayon, Vladimir is up! Talaga napakaraming tae na nilalagay ng isang Selena para sa vision. Tatapakan. Abang dito, nakuha na din ni Panic ang kanyang Oracle. So, sinong mananalo dito? Mukhang napakatagal ng laban ng isang Uranus laban sa isang Esmeralda. Parehas ano, shield. Kuha lang ako ng shield. Kuha shield. Naka shield. Kuha buhay. Naka buhay. Napakadaya. Talaga napakatagal. Mukhang ito nagpalit na. Dalawang kuha ng buhay ito. Wala ng buhay nga dito. Pero dalawa yan. Walang makunat sa dalawa. Pero napakabilis dito ng movement speed ni Forget. Napakabilis. Nakakatunog agad talaga sa Elusive na ano no. Na may re-respo. Oo. Pero ito mukhang nagbibigay ng information si Coco na may naglo-lord. Pero that's just a fake lord. Peke lang peke. Akala nyo kung ano lang yung mga fake. Peke lang. Peke love. Akala nyo kung ano-ano lang yung mga fake ah. May fake lord din. May fake lord din. Ito na, shoutout na pala sa mga nanonood dyan, chill lang kayo dahil chill lang kami dito. Pero si Turon ang hindi chill dito habang injector dito para kay Forget. Pero hindi, makunat, tumababak na lang din dito ang side ng Rodriguez. Pero guess, mali yung ginawa ng isa. Pero makikita natin with the flowing blood na pasok ng first kill ni Renz ang lahat ng player. Mabibigyan ba si Gem? Hindi, tamang back out lang.
Bakot lang, but Coco is down and Suneb is down. Dalawa pa lang napitas dito ng Rodriguez. So open na open ang Lord dito. At walang trade yun for the side. Pero nakita natin pumapana pa si Ethan Green 619. Jumong. Napakaganda. Dominance na Ice. Para kay Forget. Makakatulong ba yan dito? Now. Deadly Blade naman dito. At Twin Blade. Para kay Ethan Green 619. Napakaganda niyan. That is one of the new items. Oo. Sa ating new update. Sa ating Mobile, Mobile Legends fan band. Brought to you by Moonton. Twin Blade ang tawag doon? Twin Blade. Twin Blade. Napakaangas. Alam mo kagad. Twin Blade yan. Nag-review ka talaga. Nag-review. Binasa natin. Meron makikita natin dito. Patay na ba? Walang follow up. Walang follow up. Pero tama lang yun kasi the Lord is marching on the top side. Tamang kendeng-kendeng TikTok ano lang. Ano? Ano yan? Ba't mga ganyang item? Face mask na ano? Pang purge. Di ko alam. Buksan mo nga. Mamaya, babasahin namin yan guys. Babasahin para marami lang. Tingin ko ano yun eh. That is Rome? The ano. Rome mask? Pang Rome? Hindi, wala nang Rome mask. Ano tayo ngayon? Boots. Rome boots of roaming. Ah, parang binalik yung ano. Oo, binalik na yung dati. Alala niyo yung parang ano eh, parang gold, gold, yung gold, gold kita parang sila. Para ano, pangkadya yun eh. Oo, pangkadya kasi once na nakapatay ka, may gold ka talaga. Tsaka pang helmet din yun, para pag ano, pag naka-assist ka, add gold. Ang tanging pinakaiba lang dito is, once na magkaroon ka ng 600 gold using the roaming boots, ay magkakaroon ka ng advanced skill, pero mukhang ito tumumba at pinatakbo na ba si Sune dahil low na siya. Butas na ang top side ng Taytay. Pero mukhang tatin na maaanang isang gem. Pero makikita natin flowing blood. Okay, mabibigyan nga si Gem. Mabibigyan. This is it na ba? Pero makikita natin wala pang bumabagsak sa side ng URS Rodriguez. Tuneb dito nag-grow as a player. Naglatag na kasing pero walang tumama. Grabe si Renz nag-grow as a player. Pero ito mukhang ilalabset lang namin to sabi ng URS Rodriguez. Pero kumasok na, dalawang natitira. Kukubos ang laban, walang minions. Forget at Sunit na lang ang titira. Paano yung defense na ito? Mukhang mabibigyan pa si Forget at nabigyan nga pero hindi pala nakakatakot. Pero hindi, tapos na to dahil ita tower lock ng URS Rodriguez. Yes! That will be game number one. One on the side of URS Rodriguez. Napakaganda ng laban na pinapakita dito ng URS Rodriguez. But syempre hindi lang URS Rodriguez, napakaganda rin ng laro ng URS Taytay dito. Oh.